Hello guys! Welcome back to my channel! Alam nyo ba po kung ano pa ang ibang pamamaraan para makaakit ng swerte sa ating buhay at tayo po ay hindi nauubusan ng pananalapi dahil lamang po sa ating pong, sa akin pong ituturo sa inyo about po sa money oil magnet. Yan. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Napakaganda ng oil na ito dahil ito po ay mamamagnet natin ang pera. Ayan. Ano na po ang mga materialis natin kailangan? Isang botelya na maliit na pwedeng magkasya doon ang ating pong star anise. Kasi alam niyo naman, star anise natin, medyo buwagag po siya. Malalaki-laki ang kanyang pagkakaano. Or pwede rin po nating putulin kung talagang no choice at maliit po ang ating pong botelya. At pagkatapos po ay kailangan po natin ng olive oil. Kasi ang olive oil po, yun po talaga ang ginagamit natin para po sa mga, lalo na po sa mga ganyang ritual na pagganap yung pong tungkol po sa mga pampaswerte at mga ipinapahid po natin, yan po ang maganda ay olive oil. Yan. Kagaya po ng ating remedies, hindi lamang po yung pampamoisturize na ating balat para maiwas dryness, yan po ay nakakapagpadala rin sa atin, nagdudulot din po yan sa atin ng swerte. Yan. Ano na po yung mga kailangan natin? Kailangan po natin ng jar na maliit. Kailangan po natin ng olive oil. Kailangan po natin ng 3 piraso lamang naman po ng star anise. Kailangan din po natin ng dinurog ng dahon ng laurel. Hindi talaga mawawala dahil ang dahon ng laurel yan talaga ang pinaka gustong gusto ko po sa, kumbaga kung bibigyan ko ng grade sa 100%, ang grade po ng lavender oil, ng dahon ng laurel ay 110. Yan, ganun po talaga ang pinaka gustong gusto ko siya. Pero syempre, una, numero uno, asin. Pagkatapos, dahon ng laurel. Pagkatapos, pasintabi sa mga iba. Sunod, bawang. Yan yung mga sunod-sunod naman sila. Iba-iba ang level. Kaya lamang ang pinaka-the best po sa akin ang asin at dahon ng laurel. Ayan. Ngayon po, yung maghanda po tayo ng dinurog or kaya po ay kahit mga ginunting-gunting na dahon ng laurel para lamang po siya ay magkasya sa ating magic jar. At ganun din po ang kailangan natin ng olive oil, kagaya na nabanggit po natin, olive oil. Tapos po, yan po yung mga materialis natin at konting butil po ng asin. Ayan, para po, kumbaga, kumpletong sangkap ng mga napakaganda na yan po ay pampatalas din ng mga kaisipan, lalo na po sa mga may dunong, mga psychic. At kayo po ay maaaring maganap din ay ganon dahil kayo po ay nanonood ng ating video. Kaya akin po isinishare sa inyo dahil mas mainam na kayo po mismo ang gaganap kaysa po kayo ay magpa-albularyo pa. Kasi doon sa mga albularyo, effective po talaga yan. Basta po may kalakasan kayo sa albularyo na kayo po ay tututukan. Kasi po, kaya nawawalan po yan ng visa. Halimbawa, kayo ay nagpunta sa manggagamot. Sasabihin po ninyo, ay, wa-epic naman. Kasi nga po, kumbaga, walang feeling sa pagganap. Pero kung kayo po mismo nakakaramdam ng mga pighati at mga kung ano-ano pong hinanayin nyo po sa inyo pong buhay, ay mabilis po yung magaganap. Basta po with feelings. Baka naman po ang mangyari, ay kayo na nga po ang nakakaramdam niyan, instead na kayo po ay mag-focus, lumilipad pa rin po ang inyong isipan habang ginaganap niyo po yan. Mainam po yan ay lubos ang paniniwala at with feelings ang pagganap. Ito na po ang pagganap. Kailangan po natin ng Tuesday or Friday pagkatapos 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Yan po yung mga makakapangyarihan ang sinag ng araw. Kasi pag lumampas na po ng alas 8, ay yan po ay napaka ano na, kumbaga matalim na masyado ang sinag ng araw. Balance lamang po ang kagandahan at ang liwanag ng ating araw ay mga ganong oras lamang. 6:37 hanggang alas 8. Kung mapapansin nyo po sa mga tag-init, kapag po summer, ang liwanag po nagsisimula ng sobrang ganda ng 6:37 hanggang alas 8 lamang.
At pagkatapos po ay ihilera po natin ang ating mga sangkap. Kailangan po natin ng isang maliit na botelya or kaya po malaki-laki na medyo malaki po ang pinakanguso ng ating baso ng ating botelya para po magkasya ang ating star anise. Pero kung hindi po magkakasya, ay pwede rin po itong ating putulin. Kailangan lamang po natin ng tatlong star anise. At pagkatapos ay kailangan din po natin ng olive oil. Kailangan din po natin ng cinnamon powder. At kung wala po tayong cinnamon powder, kailangan po natin ng isang stick kasi isang kutsara lang naman po ay pwede na ng cinnamon powder or kaya po isang pirasong cinnamon stick. At kailangan din po natin ng mga dinurog ng down on laurel. Kahit hindi po natin siya pinulbos, ay pwede po yan. At pagkatapos, ganito po ang pagganap. Kumuha po kayo ng isang kandila. Liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Ang kailangan po natin ay kulay dilaw. Mas mainam po yung kulay dilaw para po money, tapos tayo po ay makaipon, makamit po natin ang pera tagumpay ng ating buhay. Gagawa po tayo ng miracle money oil. Yan. Ngayon po, kagaya ng lagi ko po sinasabi sa inyo, ang ating po kandila ay kailangan ay bago po natin bubuksan ay aalayan po natin ang panalangin. Ganito na po. Hindi hinilera na po natin siya sa may sinag ng araw. Kung kayo po ay nangangawit na kayo po ay nakatayo, ay mainam mag-Indian seat po kayo tapos ihilera niyo po doon tapos nasisinagan po ng araw. At pagkatapos po niyan, ay habang tayo po ay nakaupong ganyan, naka-Indian seat, tayo po'y nananalangin ng taimtim sa ating kandila. At kagaya na lagi ko po sinasabi sa inyo, dapat po ang pagsindi po ng kandila ay isang sindihan ay bukas na po siya. Para po walang balakid sa ating po mga minimiti at ganoon din po sa ating mga pinapangarap na magkaroon po tayo ng money magnet oil. At pagkatapos po niyan, kapag po ito'y nasindihan na natin, mainam yung inyo pong paninde ay bago niyo po isindi dito, ay sisindi niyo po munang ganyan. Kapag po yun ay okay na, sindihan niyo na po siya. At kailangan eh, unang sindihan pa lamang ay bukas na siya. Una hanggang tatlo ay bukas na po ito. Pero kung hindi pa rin siya hanggang tatlo, palitan niyo na po ang inyong kandila at palitan niyo na po, maghihiling po muli kayo doon sa kandilang inyong pong bubuksan sa muli niyo pong kandila kung ito po ay hindi magbubukas. At pagkatapos po niya, ganito na po ang pagganap. Ay di bukas na po siya. Habang siya po ay nag-iilaw, ay isa-isa nyo na pong inilalagay sa butelya. Yung pong butelyang yon ay kahit mga tatlong takal po ng ating pong olive oil. Lagay nyo po doon sa butelya at pagkatapos po cinnamon powder, isang kutsara. Ngayon, kung hindi po cinnamon powder yan, pwede isang stick lamang ng cinnamon stick ay pasok nyo po doon. At pagkatapos po yon, tatlong piraso ng ating star anise, putulin nyo po siya para shoot na shoot sa butas. Ipasok niyo po lahat doon at ganun din po yung ilang piraso na dinurog ninyo ng down ng laurel, ipasok niyo rin po siya doon. At pagkatapos po yan, ay hayaan niyo po yan na nakabilad hanggang 6:37 hanggang alas 8 ng umaga sa arawan. Hayaan niyo po siyang e-energize. At pagkatapos po ng alas 8, ay tatakpan niyo na po siya. Ito po ay meron po kayong dala kahit saan po kayo magpunta. Kung halimbawa lalo na pagka-special at alam niyo pagkakakitaan ninyo na kailangan kayo po ay magkaroon ng pera at matarget niyo, halimbawa kayo nag-aahinti ng lupa or kaya kayo po ay may negosyo at para po lagi kayo ay malaki ang sales niyo, magpahid po kayong ganyan at ipahid niyo po ito sa inyong kaha, sa inyong pitaka or kung saan man po kaya sa bag na inyong dala or kaya po sa inyo pong kamay ganyan, ipahid nyo pong ganyan. Yan po ay magdadala sa inyo ng swerte kahit saan kayo magpunta. Yan po ay lalo na po sa pampinansyal. At kayo po ay igaguide po niyan lagi sa magaganda. Hindi po kayo niyan igaguide sa mga kayo po ay mapapahamak. Ito po ay about lagi sa pagkakakitaan ninyo at kayo po ay safe kahit saan po kayo magpunta. Ang tawag po dyan ay magic oil. Magic jar oil. Money magnet oil. Ayan, yun po yung pinaka-ano niya. Kasi ang purpose po natin dyan ay sa financial. Pinagsama-samong herbs sa ating oil na miracle oil, ayan po, para makamit natin ang tagumpay sa ating buhay. Hayaan niyo po kayo po ay maluto sa mga pampaswerte. Wala pong masama kasi ayan po ay pampaswerte para po pag sila ay nag-join force, nagsama-sama lahat ng mga ritual natin pinagagawa, yan po ay bibiglay na lamang kayo ng swerte yung dumating sa inyo. Basta po kailangan ay lubos ang paniniwala at ang pagganap po ninyo ay with feelings para po mas effective. Kasi kung kayo po ay basta-basta na lamang or kaya sabihin niyo yung matesting nga, ibig sa
sabihin ng testing, kayo po ay alinlangan pa, hindi pa lubos ang inyong paniniwala. Pero kung kayo po ay gumagawa ng ritual, tapos sinasabi nyo po, ako'y aasenso na, malapit na ito, kaya ako nga ginagawa, dahil nadadama ko na ang swerte tagumpay ng aking buhay. Kung ganun po ang inyo pong mga sinasabi, hindi po yung matesting nga, ako'y bigyan mo ng swerte ha, bigyan mo sana ako ng swerte, ganyan ganyan. Wala po sana, lahat po ng ating po mga kahilingan ay matik, alam natin, sigurado tayo sa ating sarili, na ito po ay magaganap. Hindi po tayo yung 50-50, wala po dapat doubt, kailangan sure sa sarili na tayo po ay aasenso sa pamamagitan po nito. O bakit po ganon? Baka po meron po sa yung bossing na manonood na nasabihin dahil lamang sa ganyan tayo yayaman. Ay, ito po'y nakakatulong. Kumbaga, halimbawa, ito, sasampulan ko po muli kayo. Halimbawa, ikaw ay mag-asawa. Di ba po, misan? Or kaya, yung mister na lang nagtatrabaho ng gusto. Eh, bakit po ganon? Kahit anong kayod ni mister na nasa abroad, ay sa wala't wala din. Kasi, maaaring maraming mga dumarating na mga pagsubok sa atin na instead na tayo ay mag-boom, makamit natin ang tagumpay, ay lagi na lamang may balakid na dumarating. Pero once na kayo po ay mayroong mga ganito na pangontra, kahit sino pong inyong makaharap o anumang mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay, naharangan na po siya, at kahit sino inyong makaharap, ay kayo hindi po manginilag sa kanila dahil alam nyo po na kayo ay may duno at kayo po ay mayroong pangontra. Yan po ay kumbaga eh, lagi po kayong may proteksyon kahit saan kayo magpunta, at kung ano man ang mga mangyayari sa inyong masama ay na-absorb na po niya, kaya hindi niyo na matatanggap kung ano man yung mga masama na maaaring mangyari sa inyo. O di ba, halimbawa naglalakad ka lang, hindi mo akalain ikaw ay ma-aksidente pala. Yan po ating money oil, yan po ay napakabisa kahit saan po tayo magpunta. Ay tayo po ay laging suswerte, lagi po tayong may gabay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, at ganun din po ang ganyan ritual. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Lagi niyo po tatandaan kung kayo po ay may kahilingan at ganun po ay punong-puno ng inyong kalooban at hindi niyo yan ma-release, i-release niyo po yan sa Panginoon. Sabihin niyo po lahat ang inyo po mga hinanain sa buhay, at yan po ang Panginoon ang una makakatulong po sa atin. Tapos sabayan po natin ang mga ganito ritual para kahit saan po tayo magpunta ay meron po tayong gabay at hindi po tayo pababayaan. Yan po ay talagang damandam ako yung hindi po kami talaga pinababayaan, at lagi na lamang may blessing na dumarating. In case na talaga alam namin ay kami babarug na, ay talaga namang may sumasalot sa amin. Dahil din po sa mga, syempre, dahil sa Panginoon na panalangin, at ganun din sa mga ritual. Kumbaga yan eh, mga nandyan lang sa ating paligid, at yan eh, napakaswerte yung dala sa ating buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood.